So what's up mga boss, Yims here, and today I will make kwento about my 4 days, 3 nights na gala na walang kaplano-plano. So first of all, di ba nga last vlog umattend kami ng kasal ni She at saka ni Jeff. Actually, wala namang nag-i-expect na talagang ikakasal silang dalawa agad-agad because kaka-propose lang nila. Pero, yun nga, sinasabi ko sa kanila, kay Jeff na, magpakasal na nga kayo. Lagi ko silang binibiro na ganun because lagi naman silang magkasama and everything. So, yun nga, nagpakasal na sila ngayong bakasyon nila. So, I'm happy for them and wish them a congratulations. So, tapos na yung wedding. Hi! Kailan ang vlog ko? Nandito sila! Flower! Happy birthday! So, after nung wedding nila, Jeff and She, dapat ang plano namin mga tropa pips is magmumowa kami. Because we need to parang drink lang, ganon, inom-inom. And then, hindi na tuloy yung inom-inom namin na yun. Because nagaya yung isa sa mga magulang namin sa Saudi, na which is nandito na din sa Pilipinas. And sabi niya mag-iihaw daw dun sa kanila sa may Santa Rosa. So yun, sabi namin, oh tara, punta tayo Santa Rosa. And luckily may sasakyan na dala yung girlfriend ni Roel. So road trip kami papuntang Santa Rosa. Kalambagin. Oh. Naglalagtan. Parang si Renzo eh. Kanya yung mga kanta mo? And then, after si Santa Rosa, dapat ang balak namin is pupunta kami ng Cavite kaila She. Dahil may konting handaan, inuman, ganun. Medyo malayo na at ginabi na kami kaila Tita Isay. So, pupunta na lang dito sa amin sa Pasita. So, from Santa Rosa, punta kami din sa Pasita. And then, bumili kami ng drinks namin para tamang chill lang, kwentuhan, maituloy lang ang inuman namin na naudlot sa MOA. So, nandito kami sa bahay. Dito na kami natulog. And then, kinabukasan, nag-iisip kami ng gagalaan namin. And then, isip kami ng isip ng umaga. Ganyan. Pero si Romer, balak niya na talaga umuwi. And then, usap kami. Ganyan. Saan kaya tayo pupunta? Wala kami maisip. Sabi ko naman, mag-ano muna tayo, mag-feast. Mag-misa muna tayo. And then, they agreed naman. Sabi ko, baka pagkatas natin mag-misa, makaisip na tayo ng pupuntahan. So, umalis kami dito sa bahay. Natin na namin si Romer sa sakay ng bus. Because sa Pampanga pa siya uuwi. And then kami, punta na kami ng simbahan and then nag-feast kami. And then nakaisip na sila ng pupuntahan. Guess what? Punta kami ng Tagaytay. So, after namin na mag-feast, diretso na kami ng lunch because late na din natapos yung feast. Nag-shakies kami and then diretso kami ng Tagaytay. Then sobrang love trip kami sa road trip na yon because English kami ng English. Alam mo yung baroque English. And then, first stop namin, nagpunta naman kami ng Pink Sisters. Senyas vlog. Wow. And then diretso na kami ng casino Filipino. Pero wala sa plano 'yan, ah. Actually, ang plano namin pumunta dun sa Mushroom Burger. Kaso nga lang, dire-diretso lang naman 'yon. Hindi pa kami nakakaabot ng Mushroom Burger. Nakita namin nga yung Casino Filipino. And then sabi namin, oh tara, pasok tayo. Sabi ko, hindi pa ako nakapasok ng ng casino ever sa buhay ko. So, yung Casino Filipino Tagaytay, that's my first ever casino na napasokan ko. And na-amaze ako. Sila natatakot sila because luma na daw yung building. Pero ako na-amaze ako kasi alam mo yun, parang nandoon yung culture. Kakabit pa rin ng culture ng mga Pilipino. Yung design
nung Casino Filipino na yon. So na-amaze ako, and then yun, nag-try lang kami mag slot machine, ganyan. Hindi naman nanalo, pero wala naman kaming malaking pinatalo. So after nun, dumiretso kami ng Tagaytay. Hindi, nasa Tagaytay na pala kami. Dumiretso kami ng Starbucks, doon sa may Taal. Yung overviewing ng Taal Lake, tsaka ng Taal Volcano. So tamang chillax lang, kwentuhan, relax. And then tambay lang kami dun sa baba, pahangin. Kasi gumagabi na. And sumasakap na yung hangin. And then after nun, iniisip namin saan na tayo susunod na pupunta. And then parang ayaw pa namin umuwi. So tinawagan ulit namin si Tita Isay. Sabi namin, Tita Isay, baka pwede maki-stay ng overnight nga dun sa kanila. Total Santa Rosa lang naman sila, isang babaan lang. So yun, after bumili muna kami ng mga pampasalubong, and then diretso na kami kaila, ay hindi pa pala kami dumiretso kaila Tita Isay. Nag-ano muna kami, dumaan muna kami ng SNR. Because naghahanap kami ng damit. Because wala kami mga baong damit. Si Rowell may baon. Si yung girlfriend niya, si Clint, may baon din konti. Si Charm wala, at saka ako. Eh ako, galing naman ako dito sa bahay. So, ayun. Bumili, naghahanap kami ng damit. Wala kami nahanap sa SNR. Mahal din. So, diretso kami ng Vista Mall. Doon kami nakabili ng damit. And then, bumili na rin kami ng dinner. So, yung dinner, tinake out namin. Punta kami kay Tita Isay. And then, doon na kami kumain. After nun, pahinga lang, Netflix lang. And then, tulog. Because sobrang pagod din. Tsaka kahit konti lang yung pinuntahan namin, ang dami namin pagod. Because lamp trip kami, ganyan, lakad dito, lakad dyan. And then, kinabukasan, almost 10 o'clock na kami nagising. And then, ako dapat uwi na ako. But, na-cancel yung lakad ko ng hapon, nung araw na yon. So, sabi ko, sabi nila, o tara, sama ka na lang sa amin. Puntahan natin si Kay. Si Kay yung exit na din. Nag-exit na yung, kung naalala nyo. Pero eto nga yun, kinita namin si Kay sa Robinson naman, sa Ermita, sa Manila. And then yon. So, gala-gala kami. Then gumagabi na, wala pa kaming tutulugan. So, napag-decide namin na mag-hotel na lang kaming apat ni Charm, ako, then Rowell at si Glenn. Si Kay kasi, may hotel sila doon nung boyfriend niya. So, hiwalay na sila. Dapat nung kami sa hotel nila, kaso nga lang medyo mahal. So, naghanap kami ng iba. And then, doon lang din kami natulog at nag-inom lang kami saglit nung gabi. Tapos, actually, halos hindi na rin kami nakatulog. Pero si Glenn, kailangan niya matulog because may pasok siya kinabukasan. So, kinabukasan, mga 4 a.m. nag-check out na kami and bumiyahin na kami pa City of Dreams because doon nagtatrabaho si Glenn. So, hanggang 2 p.m. lang naman yung pasok niya. So, casino na naman. Pwede kayong lumakad dyan pababa, Chay. Tapos may Jollibee doon. Or pagtawid niya, may North. City of Dreams. First time ko lang din na pumunta doon. So, picture-picture, ganyan. And then, yun nga, naglaro lang kami. Medyo mas malaki naman yung ginastos namin or ako kesa sa Casino Filipino. So, enjoy naman. Hindi naman ako nagpatalo ng ganong kalaki. Yung mag-enjoy lang. And then, lunch kami sa Jollibee. And then yun, 2 p.m. na nag-out na si Glenn. And then, nag-iaya siya mag-ice cream dun sa may, ano din, City of Dreams din. And then, after nun, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Pinagpipilian namin kung MOA or Solaire. Eh, sabi ko, hindi pa ako nakapunta ng Solaire. So, taxi kami papunta ng Solaire. And then, yun. Gala-gala, ganyan. My third casino na napuntahan is Solaire. So, ang daming kaka-first time na itong trip na to. And then, yun, free drinks. Inom kami drinks, ganyan. And then, may ano, Miss Chinatown ba yung ginaganap nung time na yon. So, nood lang kami. Hindi naman kami makapasok sa loob, pero nandun lang kami sa labas.
And then, ang dami mga nakakatawang nangyari, alam mo yun, nung araw na, nung 4 days, 3 nights na yun. Ang bilis lang ikwento, pero sobrang, alam mo yun, natulog kami sa loob ng sasakyan. Kasi, ang aga namin pumunta ng City of Dreams eh. Natulog kami sa loob ng sasakyan. Yan. Tapos, mga almost 8 na ata, 8:30 na kami pumasok ng City of Dreams. Pero si Glenn pumasok na siya kasi nga may pasok siya. Kami natulog lang kami sa sasakyan ni Charmy Chan ni Rowell. And then yun, sa ano pala, sa Robinson, habang sa Robinson Ermita, balik tayo. Ang dami kasi nangyari na kalimutan ko na. Nawakwakan ako ng short because naglalakad kami. Tapos may parang may naka-parking na sasakyan na ganyan. Tapos ito isang sasakyan. Sabi ko, kasha ako. And then, sumingit ako dito. Singit akong ganyan. Pagkasingit ko, sumabit yung shirt ko. Kaya lang. Sumabit yung shirt ko. Basta! Sumabit yung shirt ko. And then, nawak-wak yung dito sa may singit. And then, sabi ko, Charm, pera ang bag. Hinirap ko, kinuha ko yung bag ni Charmin. Well, bakit? Nawak-wak yung shirt ko. Tapos, dayon, dumiretso kami ng ano, ng department store. Malapit lang naman, habang bit-bit ko yung bag sa harapan ko. Then, napabili tuloy ako ng shirt ng, although, bibili naman talaga din ako ng shirt, kasi nga, yung shirt ko, gamit ko pa nung kinabukasan. And then, ayun, ang dami pa. May time pa sa Solaire na kasi chine-check namin yung mga CR. Chine-check talaga kung maganda eh. Sabi ni Rowell, sigaw siya. Sabi niya, yes, walang tao. Ganyan siya. Check niya yung first cubicle, saka. Third, saka. Fourth, saka. Tapos ewan ko pang fourth or pang fifth, pag bukas niya ganun, may jume-jem, so. Ay, so. Ganyan siya. Tapos tawa kami ng tawa kasi kitang-kita niya to yung mukha. Nung Jimmy James, tapos talagang nire-reach out niya yung pinto para isarado nung Jimmy James kasi medyo malayo yung bowl at saka yung pinto kasi malalaki yung mga cubicle sa mga ganun eh. Tapos talagang napatayo daw yung Jimmy James dun sa ano eh. Tapos tawa kami ng tawa dun sa labas, lumabas agad ako. Tapos yun, basta sobrang daming nangyayari and everything and sobrang memorable nitong 4 days 3 nights na walang plano. Alam mo yung bumili akong brief, bling t-shirt, bubiling short, ganyan. And everything. Actually, dalawang t-shirt yung nabili ko, guys. So yun lang. Kinuwento ko lang because wala din akong dalang camera, cellphone lang ang dala ko. Wala akong dalang charger, so bumili din ako ng cord kasi USB-C na tong port ng cellphone ko, eh lahat sila naka normal USB lang at saka iPhone. So talaga ako, bumili pa ako ng cord para lang makapag-charge. So, ayun, ang dami. Basta. And everything. And all in all, sobrang saya lang ng trip na yun kahit hindi ako nakapag-vlog. So ayan, kinikwento ko lang sa inyo na wala ako ng 4 days without any vlog.